Kahit may pandemya, marami pa rin Katolikong nagsadya sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. Pero mayroon ding inuwi na lang ang mga abo para sila na ang maglagay sa kanilang mga kaanak. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Busy man sa kanyang trabaho, pinilit pa rin Henry Palanga na dumaan sa Santo Domingo Church sa Quezon City para makakuha na libreng take-home holy ashes ngayong Ash Wednesday. Sabi ko, kahit na ganitong pandemic, I'll make it a point na kahit pa paano makapagpaasya ko. So dumaan ako dito. Pati yung mga anak ko, ako na maglalagay na ashes. Yung iba hindi talaga makakapunta sa simbahan o nag-iingat sa pagpunta sa mataong lugar. So ito po ay paraan para maabot namin doon sa mga ibang family members na hindi nakakalabas sa panahon ng pandemic. Bayag ang simbahang Katolika sa buong Maraang ito, lalo't may umiiral na age restrictions at limitadong sitting capacity sa mga simbahan. Pero may ritual na dapat sundin ng mga head of the family sa pagbubutbut ng abo. Sa Baclaran Church, walang take-home holy ashes. Pagbubutbut sa ulo ang ginagawa sa mga Katoliko. Hindi namin gagawin yung sa cotton balls dahil nga sa dami ng tao ay masyadong magiging impractical. Siguro sa mga, pwede yun sa mga maliliit na parokya. Wala namang problema ilang Katoliko sa mga pagbabagong ito. Parang din naman yun eh. Kasi kumbaga nasa loob mo rin kung tatanggapin mo ng mano yung pag-aano ng abo sa iyo. Nasa paniniwala naman natin niya kung anong nakagisna na natin. Nasa 40 to 50,000 ang inaasahan ng Baclaran Church na magsisimba hanggang ngayong gabi dahil Ash Wednesday. Kaya dinoble nila manpower para maisaayos ang pagkapatupad ng health protocols. At kahit pinayagan na 50% capacity sa mga simbahan, dilimitahan pa rin ng Baclaran Church ang dami ng tao sa kanilang compound sa 3,000 katao lamang. Binago man ng pandemya na kasanayang selebrasyon ng Ash Wednesday, mas mahalaga pa rin daw na isa puso at isa isip ng bawat Katoliko ang tunay na kahulugan ng araw na ito. Sa Alabok tayo nagmula, sa Alabok tayo babalik. In all sincerity, humility and honesty, tingnan natin saan tayo nagkakamali. At para nang sa ganoon ay oportunidad ito para nga mapanibago ang sarili. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5.